Ayan po. So, umuulan. At ako pa lang yung nandito sa loob ng Google Classroom, Google Meet. Wala pa yung ibang bata ng Unit 12B. Wala pa sila hanggang ngayon, 4:30 na. Kanina ko pa sinend yung link, wala pa sila. Nasaan na kaya sila? Okay. Screenshot lang tayo. Ay, mali. Ako. Fine print screen lang. Wala pa yung iba. Anong oras na? Palangon sa dito. Roll B. Fine actual. Yung cell B. Ay na, meron na. Nasaan yung ibang classmate mo? Naririnig ba ako? Hello, naririnig ako? Malinaw ba? Malinaw or mahina o malakas o sakto lang? Bakit ikaw pa lang, Franco, Jessa? Asan na yung iba? Okay, pumutit malinaw. Hindi ba nila alam na may klase sila? Ayan, oras na tayo mga pag-start. Dalawa lang student ko, nangyari. Asa na ibang classmate ninyo? Okay, very good. Mag-start tayo. Hintayin natin yung iba.
9 student pa lang kayo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So last 3 minutes para sa iba na habol para mag-start na tayo ng lesson natin. So kayo lang wala. Yan lang yung total ninyo. May paayos ng upo. Dichosa, ayos ng upo. Ano yan? Estudyante ba yan? Tambay lang na. Ayos ng upo. Upong estudyante. Porkit nasa bahay, gawain bahay lang. Ayos. Kung nakita yan, naka-record pa naman to lahat. Nagka-issue na dun sa another section yung Nayums din ha. Baka dito meron din. So last 1 minute, mag-start na tayo. Sabihin na lang iba na humabol. Okay, mag-start na tayo. So, sana nakikita yung presentation dyan. So, blank page pa lang yan or blank slide. So, good afternoon or good evening na rin para sa lahat. So, ako yung teacher. Okay, good evening. So, ngayon, since start na tayo ng lesson, so, para sa mga hindi pa nakakilala, so, my name is EJ Calef Guevara or Sir EJ na lang for short. So ako yung teacher ninyo sa philosophy or introduction to the philosophy of the human person. Yung schedule ko sa inyo is 4:30 to 6 every Monday. Then bukas is alam bukas ata oh, bukas nga.
is pre-recorded video lang or submission lang ng activity sa Edmodo in case na may send ako. Okay, sorry. Start tayo. So yung first under ng philosophy natin, our first lesson natin is doing philosophy. So in doing philosophy, first bullet natin is alamin natin ang holistic perspective from a partial point of view. So anong ibig sabihin ng distinguish a holistic perspective? So alamin natin kung ano nga ba ang holistic perspective doon sa partial point of view. Ano ba yung pinagkaiba ng holistic perspective doon sa may partial point of view? Next is recognize activities that emanated from deliberate reflection. So alamin natin or i-recognize natin yung mga human activities or yung mga ginagawa ng normal person in specific situation or in given situation. Next, realize the value of doing philosophy in obtaining a broad perspective in life. So dito is nagiging medyo sentimental na yung iniisip ng isang human being or nagkakaroon na siya ng tawag dito, given approach or paano siya mag-act in a given situation, ano mang dapat niyang gawin, ano yung values na meron doon sa gagawin niya in that specific situation. Next is do a philosophical reflection on a concrete situation from a holistic perspective. So yun yung doing philosophy natin. Next. Sorry. Next is methods of philosophizing. So anong meaning ng methods of philosophizing? So ito yung paraan ng pagbibigay ng information in philosophical way. First is distinguish opinion from truth. So alamin natin yung opinion sa katotohanan. Alin nga ba yung give a statement, alin dun yung opinion at alin dun yung katotohanan sa given statement na pinaprovide. Next, analyze situations that show the difference between opinion and truth. So for example, meron in our discussion, meron mga given situation. So alamin natin kung alin nga ba doon sa mga given situation na yon ang opinion at alin doon yung katotohanan or alin doon yung given situation na kung saan nagpo-provide ng true statement or opinionated statement. Next, realize that the methods of philosophy lead to wisdom and truth. Then last is evaluate opinion. So dito, evaluate opinion is pwede natin gamitin yung opinion na yon kung saan pwede tayo makapag-come up ng better ideas or pwede nating magamit yung opinion para maging support dun sa truth or wisdom statement. Next, so the human person as an embodied spirit. So ano ibig sabihin ng human person as an embodied spirit? First bullet natin is i-recognize natin our own limitations and possibilities. So as a human person, syempre, hindi lahat ng bagay is kaya natin gawin. May limitasyon tayo. Meron tayong imperfections. Hindi natin kaya lahat i-provide since napapagod yung katawan natin, not just physically, mentally, or given spiritually. Next, evaluate own limitations and the possibilities for their transcendence. So dito, evaluate natin yung limitation natin. Bakit hanggang dito lang yung kaya natin gawin? Bakit as a human person, yung ginagawa ba natin na to is hanggang dito na lang ba talaga? Or kaya pa natin makapag-come up ng another action kung saan makapag-provide tayo ng better performance as a human person. Next, distinguish the limitations and possibilities. So, di naman pwede na sabihin sa atin, oy, dito ka lang. Or, ang ganda lang yung kaya mo. Pero, diba, aalamin natin kung bakit hanggang doon na lang tayo. Bakit meron tayong given limitation. Kasi, diba, hindi naman sa lahat ng oras is lahat ng ginagawa natin is tama yung kinakalabasan. As a human person, syempre, may limitasyon din tayo
kung hanggang saan lang kaya nating i-provide. Hanggang saan lang ba yung kaya nating ibigay? Halimbawa, sa situation na yon or sa given person na nanghihingi sa inyo ng specific action. Na imbes na makatulong ka, mas lalo pang napasama yung ginawa mo. Okay. So let's proceed to our lesson. So di ba ang first topic dapat natin is holistic perspective or distinguish holistic perspective from a partial point of view. Pero alamin muna natin kung saan nagsimula yung philosophy, paano nagsimula yon, sino ang nakapag-provide or sino yung founder ng philosophy or nagbigay ng first word na philosophy in our society na ginagamit natin ngayon. So pwede mag-open mic dito ah. So have you experienced being called philosopher by someone? Sige, sino? Sino na tawag dito ang philosopher? Ako, sir. Oh, sige, ako, sir. Bakit? Ako, sir. Sa isa lang. Sino na tawag dito ang philosopher? Ako po. Oh, sige, bakit? Ba't ka tinawag na philosopher? Sir, magbigay ng situation. Sa akin. Sir, nagtanong sa akin kung nasa daw yung kapatid niya. Sabi ko, di ako tanungan nawawalan ng kapatid. So, ganun yung nagiging approach nun. Kaya tinawag kang pilosopo. Okay, thank you. How about others? Sino pa? Sino pang natawag dito na pilosopo? Given the fact na meron tayong kanya-kanyang situation kung saan natatawag tayong pilosopo ng ibang tao. Or minsan, tayo mismo yung tumatawag sa kanila ng pilosopo. Sige. Sino pa? Sino pa dito ang natawag na pilosopo? Kasi ako nung college, natawag din akong pilosopo dati. Ano ba yun? First case ko natawag na pilosopo, kailan ba? Third year college. Sabi ko, tawag dito, may nangingi kasi sa akin ng yellow paper. Ang sinabi ko sa kanya is, ano, tawag dito? Pahingi akong pera ako, bibili ng papel mo. Sa akin ang bibigyan. So, ganun yung sinabi ko sa kanya. So, hindi na siya lumapit ulit sa akin. Pinabukasan na siya ulit lumapit kapag solving na. Kasi major namin yun eh. Doon ko siya sinabihan. Kasi, di ba, minsan kapag stress ka na, daming ginagawa, tapos ganoon pa yung biglang malalapit sa'yo. Minsan, imbis na maayos yung sagot mo, nababastos mo na sila. Sige, sino pa? Sino pa dito natatawag na pilosopo? Ako, sir. Yes? Sino yun? Pangalan? Hindi ko kasi makikita. Dichosa. Sige, Dichosa. Yung upong, ano, upong maangas. Sige. Kasi, sir, nagtanong sa akin, kunwari, di ko narinig, tapos sinabi ko, ha, na sinagot ko ng hotdog. Ah. Kaya pala eh. Kaya matatawag ka talagang pilosopo nun. So, meron tayong iba't ibang situation kung saan natatawag tayo ng pilosopo ng ibang tao. Or, pwedeng sabihin natin, mismong magulang natin, na minsan, siyempre, pag pinapagalitan, tapos hindi maiwasan, sumasagot sa magulang. Kaya tayo, minsan nasasabihan, pag sumasagot tayo, pabalang, papilosopo tayong sumasagot sa magulang natin. Then, if you're being called by philosophers of someone, so does it make you happy and proud or sad and dismay? Pag ba natatawag kayong philosopher, anong nararamdaman ninyo? Masaya ba kayo or nakakaparoon bang matawag ng philosopher minsan? Or nakakalungkot or nakasama ng loob pag natatawag ng pilosopo. Sige. Sakto lang, sir. Sakto lang. Paanong sakto lang natatawag ang pilos? Paanong sakto lang na nararamdaman? Wala, sir. Buds lang. Sir, di mo namamalayan. Di mo namamalayan. Sir, bad trip ka. Ganun nga sabi mo. Sir, di mo namamalayan. Pilosopo pa lang. Oh, okay. So, ganun yung nagiging dating sa inyo. Okay. So, ayos yan. Tingnan natin kung saan magpo-fall yung mga answer ninyo sa reflection or sa may tama, reflection nga na magiging grades ninyo. Next, what comes to your mind when you hear this word? Philosopher. So, marami naman na nag-provide sa inyo ng answer. Dalawa sa mga classmate nyo nagsabi.
So minsan kapag tinatawag na or naririnig natin yung word na filosofo is nagiging sarcastic tayo. Yun yung nagiging word na lumalabas. Sarcastic. Ano pa ba? Pag naririnig yung salitang filosofo, nakakabastos. Tawag dito, walang galang, ano pa ba? So marami pang iba. So puro negative yung napoprovide na word kapag naririnig natin yung filosofo. So saan nga ba nag-originate yung word na philosophy or filosofo na to, since philosophers to pag in English. So philosophy originated at ancient Greece in the 6th century BCE. So doon nagsimula yung philosophy, in which si Pythagoras, a Greek mathematician, is the first person that coined the word philosophy. Meaning, si Pythagoras ang unang gumamit ng word na philosophy noong 6th century sa ancient Greece. So bakit ba niya ginamit yung word na philosophy? So si Pythagoras ginamit ang word na philosophy to classify the persons or yung mga tao na umaattend noong ancient Olympic Games sa Greece, na kung saan yung three classes na yon classified into lovers of gain, the lovers of honor, and the lovers of knowledge or wisdom. When you say the lovers of gain, anong ibig sabihin ng lovers of gain? Anyone? Pag sinabi natin lovers of gain, para lumabas yung pagiging pamilosopo ng pagsagot niyo dito, this philosophy topic, tingnan natin kung gaano kayo ka-philosopo. Game. Lovers of gain. So yung philosopher na sinasabi ko dito is yung constructive way to, ah. Since philosophy, yung topic natin. So lahat tayo dito, inisip natin na philosophers tayo. Bilang taong philosopher, paano natin masasabi or anong ibig sabihin ng lovers of gain? I-dissect natin yung word ng lovers of gain. What do we mean by gain? G-A-I-N. Pag sinabi natin gain. Knowledge of worth. Yes? Cruz? Knowledge of worth. Knowledge or worth. Okay. Worth. Thank you. Worth ba? Worth. So W-O-R-T-H. Tama? Okay, thank you. Pag sinabi natin lovers of gain, ano bang meaning ng gain? Gain. G-A-I-N. Pag sinabi natin lovers of gain, anong ibig sabihin? Gain. So ito yung, ang focus nito is, yung mga tao na to na parang materialistic. Nagpo-focus sila sa mga makukuha nila. It's either person, since Greece to eh. Kayamanan, lupa, women, achievements. So lahat ng yun, parang nagiging greedy sila. Yun yung tinatawag ng lovers of gain, na kung saan nakatoon sila sa mga nakukuha nila. Next is the lovers of honor. How about lovers of honor? Pag sinabi natin honor, honor? Karangalan. Okay, karangalan. In which, pag sinabi natin lovers of honor, nakafocus yung person na yon sa title ng pangalan niya. So, di ba, pag sinabi natin honor is, parang, pag nawala yung honor mo, parang nawala na rin yung pangalan mo. Since doon nakataya yung sarili mo eh. Pangalan mo yung nagdadala ng honor na yon. Na kung saan, kapag wala kang, tawag dito, honor or titulo or ranking, mataas na ranking dun sa specific place na yon, so parang wala ka, hindi ka belong dun sa society na yon. While, pag sinabi nating lovers of knowledge or wisdom, how about pag sinabing knowledge or wisdom? Knowledge. Knowledge? Di alam ang knowledge? Anong knowledge? Talino? Okay. Thank you. Okay, nakafocus sa patalinuhan. Alaman. Okay. Very good. So, pag sinabi nating knowledge is yung kaalaman.
na kung saan ang mga tao na to is wala silang pakialam sa mga materialist na bagay, ano pa ba, sa title or titulo or ranking. So ang focus nila is tungkol sa mga kaalaman. Gusto nila ng verification or ideas. Gusto nila ng mga kakalap na mga iba't ibang information, iba't ibang ideas na kung saan dapat or magpo-provide ng answer sa kanilang question. Okay, next. So yun, yung pangatlo, yung lovers of knowledge or wisdom is doon in-associate ni Pythagoras yung word na philosophers. Philosophers ang tawag niya sa mga taong lovers or sa person that loves knowledge or wisdom. Next. So yung mga philosophers na yun is sila yung naging pioneer. So pioneer ng ano? Pag sinabi natin pioneer is sila yung novice or the first person, the first stepping stone na nakapag-ambag sa history, biology, medicine, mathematics, astronomy, and even physics. So sino pwede magbigay dito ng mga pioneers? Bukod kay Pythagoras, since Pythagoras is pioneer din siya ng Pythagorean theorem na ginagamit natin at the present. Sino pwede magbigay ng mga pioneers sa either history, biology, medicine, astronomy, or physics? Or pwede rin math? Or science? Sige, sino yung mga pagbigay? Anyone? Sino yung mga pagbigay? Yes, sino yung mga pagbigay? Anyone? Wala bang mga pagbigay dyan? Sige, sino yung mga pagbigay? Wala mga pagbigay? Wala kayong kilala mga philosophers? Bukod kay Pythagoras, sino? Mga pioneer. Sige, idea. Any idea? Opinion. Pag sinabi natin philosophers or mga pioneers na pagbigay ng information. Sige? Pwede kayong mag-chat or mag-open mic kung may gustong sumagot. Okay? Aklan, Aristotle. Okay, can you care, ano? Can you explain ano yung ginawa ni Aristotle? Ano yung inambag niya? Yes, Aklan. Sinusulat ko ah, wait lang. Aklan. Aklan, Aklan. So first, ano natin, recitation is from Aklan. So very good. Then thank you dahil nag-recite ka. Yes, Aklan. Pwede ka mag-open mic. Okay, mag- yes? Nabasa ko lang po sa libro yun eh. Okay, sige, okay lang. Anong ano ni Aklan? Ano ni Aklan? Tuloy. Ano yung ano ni Aristotle? Hindi, nabasa ko lang po yung pangalan niya bilang isang philosopher. Pero hindi ko po na alam yung ano niya. Ah, okay. So, ano lang, kay Aristotle is, siya yung person na nag-provide ng four elements in which the fire, water, earth, tsaka air. So, yun yung naambag niya. Kay Aristotle. Sino pa? Philosophers. How about yung kay Benitez? George Rogers Craig. So, sino yun? Benitez. Ipapakita ko yung sa advisor nyo to, ah, yung video. Ito kasi nag-re-re- yes? But may na ba signal sa inyo, Benitez? Or maingay? Kaya di ka makapag-open mic. Mahina po ata sa yung dating. Ah, okay. So, naririnig ko nga parang medyo, hindi lang, parang medyo maingay or medyo choppy yung, ano, sa pagsasalita. So, American military leader and explorer. Okay, thank you. Fiel. Sinocrates, sige. K.
can you explain kung anong ginawa niya or ano yung pinabay niyang idea? Fiel? Mathematician and leader of Platonic Academy. Yes. Mathematician and leader po of Platonic Academy. Leader. Okay, leader of anong academy? Well, so mathematician din siya tulad ni ano ni Pythagoras. Okay, thank you. Ano to, Dichosa? Sinong Moises to? Ito ba yung sa Bible? Iba yung biblical term, ha? Iba yung mga biblical names na yan. Charles Darwin is a scientist. Scientist yun. Scientist si Charles Darwin. Yung philosophers na sinasabi ko dito is ito yung mga nung ancient Greece. Ancient Greece. So, sino nakakilala kay Ptolemy? Yun, Plato, Asagra. Okay, very good. Ano yung inano ni Plato? Asagra. Jokin, ano, sige. Pwede mo explain. Ano yung inambag ni Plato? Asagra. Asagra pala, sorry. Asagra? Asagra. Nagbigay ka ng name na Plato. Since... O paano mo na-provide si Plato? Tama naman, ano siya, philosopher siya. Pero ano yung naging ambag niya? Saan siya nagkaroon ng ambag, si Plato? So sayang, Sub-Assignment Academy. Ang lakad ang Benitez. Benitez. Ah. Si Ptolemy, kilala si Ptolemy? Kilala niyo si Ptolemy? Hindi. Hindi po. Copernicus, kilala niyo? So, isa sa kanila, ano nagsabi? Sino kaya yun, si Ptolemy or Copernicus? Isa sa kanila nagsabi na yung Earth is the center of the universe na kung saan yung araw ang umiikot sa Earth. Isa sa kanila nag-provide ng idea na yun. While, yung isa is binago yun, yung concept niya, na kung saan, the sun is siya yung nasa gitna at yung earth ang umiikot sa sun. So, binago niya yung idea na yun. Na hindi pala ang earth ang center, kundi yung araw. So, hanapin or kilalanin kung sino sa dalawang yun. So, assignment niyo yan. Sino si Ptolemy at sino si Copernicus? Sino sa kanila nagsabi na ang center ng sun ay ang center ng sun is the earth at sino naman nagsabi sa kanila na ang sun ang center at ang earth ang umiikot doon. Nasa may comment yung pangalan. Pwede nyo basahin. Next. So maraming definition ang philosophy. Maraming naguguluhan sila or nag-aaway pa sila kung ano dapat ang pwedeng i-define or bigay na definition kapag pinag-uusapan si philosophy. So, according to etymological definition, ang philosophy is galing siya sa dalawang Greek terms in which yung philosophia, yung word na yon, the two terms na yon is philos, which means love, and sophia is wisdom. Kapag pinagsama yung philos and sophia, magiging yun nga, philosophia, na ang ibig sabihin is love of wisdom. So yun yung etymological definition. Na kung ang meaning ng philosophia is love of wisdom, ibig sabihin ang tawag naman sa mga philosophers is the people who are lovers of wisdom. Since nakapoint out sa tao, which is the philosophers.
Ibig sabihin, ang tawag sa kanila in etymological definition are lovers of wisdom. Next. Sana nagte-take down notes para walang problema. Next, in technical definition, philosophy can be defined as the science of the first causes. So according yan kay Maritain noong 2005. Pag sinabi nating first causes, anong ibig sabihin nun? Pag sinabi nating first causes, any idea? Pag sinabi nating first causes, so very good, Benitez. Ikaw lang nakikita ko parang naka-open cam. Pag sinabi natin na first causes, ang ibig sabihin? First causes? Anyone? Ay, sayang yung bilang niyo. Walang sumasagot. First causes. Ano ang meaning ng cause? Ano ibig sabihin nun? Pag tinagalog, ano? Cause. Dulot. Yes? Benitez? Sige, type mo muna. Anong sinabi mo? 1-on-1 lang ata kami nito ni Benitez. Ano ba to? Tutorial? Sanhi, okay? According to Lanzadera Sanhi, tama? So, pag sinabi first, parang sanhi yun. Sanhi nga. Na pinagmulan or first causes or unang pinagmulan ng given situation na yun. Bakit ba nagkaroon ng ganong situation? Ano yung pinagmulan? Saan nagsimula? Or paano nagsimula? So, may given dyan, ayan, it seeks to know and clarify the very source of which all the chain of causes ultimately all go back to it. So, babalik sa pinakaunang sanhi ng pangyayari. Di ba? Halimbawa, may nakita kayong aksidente. So, di nyo man pwedeng sabihin na dahil nagbanggaan. So, bakit nagbanggaan? So, ang napakaraming tanong hanggang magtuloy yun at malaman ninyo kung yung pinaka-sanhi ng aksidente. Kasi hindi naman kayo pwede ma-provide kagad ng conclusion kung bakit nagkaroon ng aksidente. Alamin ninyo yung pinagmulan ng aksidente, which is yung given example natin. Okay? Next. So, in technical definition, it utilizes reason and logic in an attempt to understand reality and answer fundamental questions concerning knowledge, life, morality, and human nature. Na kung ano natin or i-analyze is ang focus ng technical definition is magbigay ng proper explanation or reason para mas maintindihan natin yung realidad ng buhay. Mas maintindihan natin na bakit ba nangyayari sa atin to as a human person. Mas mabigyan tayo ng linaw kung bakit tayo as a human person is nakakaranas sa ganitong klaseng situation. So hindi lang doon, nag-answer din siya sa questions in concerning knowledge sa buhay, which is life, moralidad ng isang tao, and also the human nature. Pwede natin sabihin, yung instinct natin, bakit ganun nagpo-function? But yung instinct natin is ganito yung pinoprovide na action in that specific given situation. Next. May question ba? Bago tayo mag-proceed sa next slide. Question? Wala po, sir. Okay, wala. Next. Next natin is pabawas kayo ng pabawas ah. Nagli-left na yung iba. Next. So what are the branches of philosophy? Ano-ano nga ba yung branches ng philosophy? So first is the metaphysics. Metaphysics is the study of existence na nagpo-provide siya ng question, what's out there? Pag sinabi natin, metaphysics is nakafocus siya sa buhay, pwedeng realidad, ano bang totoo? Ano ba yung buhay? What is life? What is the purpose of life? Do God exist?
What is our purpose of life? How life differs from the life of how our life differs from the life of others. So parang doon naka-focus yung meta physics. Next. Epistemology. Epistemology. Kung sinabing epistemology is it is the study of knowledge in which it focuses or gives the question or answer the question, how do I know about it? Ano lang ba yung nalalaman ko dito? Ano lang ba yung kaalaman na meron ako na pwedeng ibigay dito sa specific situation na to? So, tandaan yung mga term, term branches ng philosophy. Next, the ethics. Ethics is the study of action that answer the question, what should I do? Ano bang dapat kong gawin? Ano bang kailangan kong gawin? Dapat ko ba itong gawin? Ginto ba dapat ang ginagawa ko sa oras na to? Dapat ko bang gawin to? Nakakatulong ba yung ginagawa ko na to sa oras na to? So yun, yung mga pwedeng possible question sa ethics. Next, politics. So politics is the study of force in which it answers the question, what actions are permissible? Anong action lang ba yung nararapat or pwedeng ma-apply or pwedeng action na magbibigyan ng permiso para ma-apply in a specific situation or pwede sabihin natin, i-apply natin yung force na yon in society, community, pwede rin sa loob ng bahay, sa loob ng tahanan, and last is the aesthetics. So aesthetics is the study of art in which it answers the question, what can life be like? So ano nga bang buhay natin kapag ganito? Ano nga bang buhay natin pag ganyan? Anong buhay natin, halimbawa, pag walang pandemic? Anong mangyari sa buhay natin kapag di tayo nakikinig? Anong mangyari sa buhay natin pag inaantok tayo? Ano kaya mangyari sa buhay natin kapag papetiks-petiks lang ako? Di ba? Hindi natin alam. So yun yung aesthetics. Sige. So based dito sa branches of philosophy, start tayo sa metaphysics. Metaphysics. Pag sinabi nating metaphysics, so ayan na. Sinong mga pagbigay sa akin ng situation in which the metaphysics is present? Metaphysics. Sir, wala, sir. Wala? Bakit wala, Gutierrez? Wala kang buhay? Kasi nakafocus ang metaphysics sa life. Paano wala? Ano ba yan? Seryosong sagot or philosophong sagot? Since philosophy tayo. Hindi po, sir. Yung ano, sir, yung metaphysics na meaning, wala po. Walang meaning yung metaphysics. Ayan, study of existence. Pag sinabi natin metaphysics, focuses on study of existence. Buhay. Nag-exist. Living things, living being. It's either yan, given dyan sa ano, GIF, plants, animals. Kapasok mo lang. You as a human person. Kapasok mo lang? Bakit? May na po signal. Okay. Okay, ano tayo? Continue tayo. Metaphysics. Pag sinabing metaphysics, sino pwede magbigay sa akin ng situation? Or given scenario kung saan meron tayong metaphysics sa present doon? Metaphysics ang focus. Dito yung mga pag-proceed sa mga branches na yan hanggat hindi natin naiintindihan ang ibig sabihin ng metaphysics. Metaphysics. Sige. Mag-base kayo dyan sa study of existence or buhay. Yung what's out there na yan, hindi ibig sabihin yan, ano yung nasa labas na yun? Let's read between the lines or beyond the line ng what's out there. Anong buhay ang meron doon sa labas? Paglabas natin dito sa bahay natin or pagtapos natin mag-cellphone or mag-online class, ano kaya yung buhay natin kapag sakaling ganito
ganyan, hindi natin alam, di ba? So ano nga ba yung metaphysics? What do you mean by first principles of things, Dichosa? Can you explain para mas maintindihan namin ang classmate mo? What do you mean by first principles of things? Ano ibig sabihin niyan? First principles of things na yan. Sige, sinong pwede magbigay sa atin ng example ng kung saan merong metaphysics or magbigay sa akin ng kahit question na pwede natin i-connect sa metaphysics? Kasi ang focus ng metaphysics is study of existence. Ano kayang pwedeng question dyan? Or pwede natin i-relate sa metaphysics in real life situation? Sige. Ang daming binigay niyang sagot ni Murillo. Sige. Kaya ba explain yan isa-isa? Concepts or being, existence, purpose, universal, property, relation, casualty, space, time, event, and many others. Sige, kayang explain yan lahat? Kasi pwede natin gamitin isa-isa yan. What do you mean by being? What do you mean by existence? What do you mean by purpose, universal, property, relation? What do you mean by that? About history and time. About history and time. Okay, pwede din. So mag-stick tayo dito sa existence. So pag sinabi existence, ano ba ibig sabihin nun? Sinerge mo lang, tapos kinapipaste mo dito. Hindi porket nagkapipaste kayo ng sinerge nyo, is yun ang ibibigay nyo sa akin. Siyempre, intindi nyo yung binasa nyo or sinerge ninyo para at least yung bibigay nyo sa akin na sagot is galing sa inyo. Kasi yun ang naiintindihan ninyo. Hindi yung ganyan. Kaka-copy-paste nyo lang. Kasi lahat ng sinasabi ko dito, hindi copy-paste yun. Inaral ko rin to. Hindi ganyan. Okay, pag sinabi natin, metaphysics, pwede siyang mag-focus, for example, pagtapos ba ng video na to, anong mangyari sa akin? Pag di ba ako nakinig dito or umalis ako, tapos sinabi ko na nawalan ako ng internet, tapos maglalaro lang pala ako, anong kayo mangyari sa akin? Tapos, ano kayo mangyari sa akin kinabukasan? Nakita ko na lang may assignment, tapos di ko tinapos yung video. Ano kayo mangyari sa akin? Papatawarin ba ako ni sir? Opo, hindi natin alam. So parang ganun yun. Nagre-reflect yun sa sarili ninyo. Nagre-reflect yun sa buhay ninyo kung ano yung decision na ginagawa ninyo. For example, nakita nyo kinain ng pusa yung ulam ninyo. Tapos gigil na gigil kayo sa pusa. Pag pinatay ko ba to, ano mong pinagkaiba ng pagpumatay ako ng tao? Dapat ba saktan ko yung pusa na to since may buhay din to eh? Balak mo siyang sipain. Ano kaya mararamdaman nito pag sinipa ako to? O ako yung nasa katayuan ng pusa na to? Ako yung kumain ng ulam ng iba. Masasaktan. Masasaktan, di ba? So magkakaroon ng relation yun, yung metaphysics, existence. Diba, nagpuputol ka ng puno, ng halaman, na wala namang ginagawa sa'yo. Halimbawa, ikaw yung nakatayo, tapos bigla ka nalang tatagain, di ba? Matutuwa ka ba? So, di ba hindi? Intindihin muna natin. Opo. Yung tipong nakatayo lang yung tao dyan, tapos bigla mong babatukan. So, ikaw kaya yung batukan bigla? Sa tingin mo, nakakatuwa yun, or magre-reflect yun sa sarili mo eh. Ganun ka ba sa bahay? Lahat ang makikita mo kung nakatayo, babatukan mo? Di ba hindi? So, dapat mabawan yung mga ibang ugaling ganun. For example, maayos yung nagtatanong sa'yo, tapos bigla mong babastusin. Tapos di mo alam, may problema pala yung tao na yun. Tapos ikaw pa hindi lang kung bakit siya nagkaganon. Mas lalo pang lumala yung nararamdaman niya. So ang gagawin mo? Tatawanan mo lang,
yung papansinin, wala kang gagawin, petiks-petiks lang. So, di ba? Nonsense yung buhay. Walang purpose yung ginagawa mo. Walang sense, walang pinupuntahan. So, yun yung pwede nating i-relate sa metaphysics. So, ako na nagbigay. Sa akin na nanggaling yung mga yon. How about sa inyo? How about sa inyo? Sa inyo pwedeng i-relate yan? Sa buhay? School? Sa personal na buhay? Halimbawa, kaibigan, between friends, kung may relationship man. Sige, pwedeng gamitin example. Sige, sino? Para at least mas maintindihan natin yung concept ng metaphysics. Yan, tulad ng sabi ni Dichosa, walang matututunan. So, walang lesson sa buhay. Wala kayo natutunan sa buhay, di ba? Every mistake can be a lesson. Yan yun, parang linya yun sa ML ah. Oo nga, linya nga sa ML yun. Every mistake can be a lesson. So, tama naman. Nagkamali ka, at least may natutunan ka, hindi mo na uulitin ulit yun. Di ba? Sabi nga, experience the best teacher. Yun yung magtuturo sa'yo. Hintayin mo pa ba na mataga ka ulit? Nasugatan ka ni, magpapasugat ka ba ulit? So, di ba? Parang ganun. Sige, sino? Nasa metaphysics pa lang tayo. Sige. Kapagbigay na ako ng example, ang dami kong sinabi, ang dami kong example na binigay, kahit isa lang sa inyo, para mapag-proceed tayo sa epistemology. Naku, wala. Paano yan? Saan yung sasagot niya sa essay? Di ko alam kung anong ginagawa ng mga naka-off cam tsaka naka-off mic na to, ha? Sir, ako, sir. Try ko. Ah, sige, walang problema. Mag-try ko, Cheres. Sige? Ano, sir? Study of God versus a Big Bang Theory. Sige? Can you, ano, explain? Study of God between study of Big Bang Theory. So, biblical term tsaka scientific term, tama? Apo, sir. Sige, explain. Pwede natin ibigayan mamaya sa epistemology, ha? Pero sige, i-relate natin sa metaphysics. Sige, Gutierrez. Yun na yun, binigay mo lang sa akin. Anong gagawin natin doon? Para binigyan mo ako ng hilaw na ulam noon. Bitin, di pa luto. Ano yun? Study of God. Ano, para siyang, ano, may, parang konektado din sila sa isa't isa, pero based sa, ano, Big Bang Theory, may mga bagay na hindi gawa ng Diyos. Parang yun po yung sinasabi. Okay, thank you. So, gustong sabihin ni Gutierrez is, yung sa biblical term is, ginawa tayo, nag-exist tayo dahil kay Eva, kay Adam, tsaka Eve. So, yun yung kaya tayo nag-exist. Then, sa may scientific term, dahil nga sa Big Bang Theory, nag-exist yung ano, nagkaling tayo parang sa isda, nagkaroon ng paa, dumakad sa lupa, at nag-evolve na nag-evolve at nagkaroon ng human being. Okay, pwede yun. True existence niya. What is real? Ano yung totoo doon sa mga yon? Okay, very good, Gutierrez. Next, epistemology. So, epistemology is the study of knowledge. Kaalaman. Sige, sino pwede magbigay? Marami dito. Pag sinabing kaalaman. Belief and justify. Justification pala. Belief and justification. Sige, Gutierrez, ikaw ulit. Sige, explain. Sir, pag-aaral ng mga katulad ng theory, mga facts, tsaka mga bagay na totoo, tsaka pagsusuri. Okay, thank you. So, belief and justification, okay. So, alin nga ba yung paniniwalaan natin dito sa mga information na yon? Alin nga ba sa mga given information ang pwede mag-provide sa atin ng tamang sagot? Yung nalalaman ba natin is sapat na para at masabi natin na totoo yung ina-explain natin? So, hindi lang nagtatapos dun. Okay.
Si Gutierrez lahat sumasagot ha. Nawawala ng iba. Next. Concept, sir. Okay, Phil. Concept in what terms kaya? Abstract of specific meaning of reality of other abstraction po. Okay, abstract. Tama. Abstract and ano isa? Ano yung isa, Fiel? Abstract and? Ano, are abstract a specific detail reality or ayan, of another abstractions? Specific detail of reality. Okay? So, may mga information. Kasali yung rationalism. Yes, ano yung? Kasali dito yung rationalism sa ano epistemology. Hindi kita maintindihan. Ano yung sinasabi mo? Ano yung kasali? Ano po ba dun, sir, sa epistemology yung rationalism? Rationalism? Okay, pwede din kasi makapag-rationalize tayo dun ng information eh. Di nat, i-rationalize natin kung yung given statement ba or information is magagamit natin. Kasi idea yun eh. So yung sinasabi ni Phil kanina is yung abstract or reality, tama? Specific reality. Kasi hindi lahat ng information is rectang binibigay sa'yo. Yung iba is medyo tricky, yun nga, abstract. And di ba sa mga painting, may mga abstract painting tayo na kung saan abstract din yung meaning. Then, unti-unti natin nabubuo yung information na gusto nating makuha. Or ano yung pinapahiwatig nung painting na yun. Yung painting, pwede natin magamit yan mamaya dito sa last part, yung aesthetics. Next, ethics. What should I do? So it focuses on the study of action. Yan ang action. Or, honesty. Okay, Gutierrez, honesty. Sige, magbigay na example. Ano yun, sir? Magbigay na example ng honesty. Sige. True ano yan, ha? Is ethics yan, ha? Study of action, ha? Paano natin makikita yan? Hindi sabi ng totoo. Oo nga, honesty nga, pagsasabi ng totoo, ano bang meaning nun? May iba pa bang meaning? Okay, mamaya na, Dichosa. Sa'yo is responsibility, tama? Opo. Okay, first muna tayo kay Gutierrez. Honesty, sige, magbigay ng situation. Naging honest ka ba? Or honest ka ba? Opo, sir. O sige, bakit? Or paano natin masasabi na honest ka, magbigay ka ng situation na naging honest ka? Pag mapagalitan na, sir, nagsasabi ng totoo. Ah, okay. Very good. So, tama naman yun. Kasi yun yung pinili mong action. Right action yun. Na, imbis na palalain mo pa, para isang sermon na lang, sinabi mo na lahat. Nagsabi ka na ng totoo. Kasi kung hindi, pag nahuli ka, kalaunan, na ganun pala ginawa mo, ayari ka talaga. Next, Dichosa, responsibility. Sige. Sir, sa responsibility, nakapaloob doon yung mga responsibility sa buhay mo. Kunwari, gumawa ka ng, ano sir, naglinis ka ng bahay. Kailangan mo linisin yun kasi responsibility mo yun eh. Okay, thank you. So kung di ka naglinis ng bahay, siyempre papagalitan ka. Halimbawa, inutusan ka, diba, maghugas ng plato kasi umalis yung magulang mo, dapat sinabi ang kapag balik niya na hugas na yan or wala nang mga kalat dyan sa may lababo ninyo. Then ikaw, halimbawa, yes, nakatambay pa rin, tapos naisip mo, inutusan ka pala. Ano bang dapat kong gawin? Maghugas ba ako? Kasi pag di ako naghugas, papagalitan ako. Kung naghugas ako, syempre matutuwa sa akin, baka ano pa, bigyan pa ako ng allowance or dagdag na allowance ng magulang ko, di ba? So yun yung pwede natin gawin dyan, example. Okay? Next is the politics. So sa politics, the study of government. Action. Okay, government. Start natin yan or magbigay tayo ng example ng study of force. Halimbawa, sa loob ng bahay. Rules. Yan, rules. Very good. Rules na kung saan kailangan nating sundin. Siyempre, yung rules na yun is may permission yun sa lahat ng tao sa loob ng bahay. Na kapag hindi sinunod,
may penalty, may punishment, or pwede natin sabihin na tawag dito, bibigyan ka muna ng warnings, depende na lang kung anong klase yung rule na yun. Halimbawa, sa atin, paglalabas dito sa ng bahay, di ba, may curfew tayo sa barangay natin. Na pag di natin sinunod, malamang, huhulihin tayo ng mga tanod, papupunta tayo sa barangay, tapos saka tayo papakuha, halimbawa, sa guardian or parent natin. Magka-record pa tayo sa barangay, di ba? So, hindi tayo sumunod sa rule na yon. Yung force doon is yung pagpapatupad ng curfew, ah. Na kung saan yun yung action na ginawa nila. Then next is the aesthetics. So pag sinabing aesthetics is study of nila. Art. And study of art. Study of art in which what can life be like. So sino pa yung bigay sa akin dito? Okay, paintings. Sige, paano paintings kaya? Paano natin abstract. Paano siya naging part? Abstract. Okay. Paano kaya naging part or naging branch ng philosophy ang aesthetics or study of art? Kasi kaya ano bang nakoprovide yung art? May meaning din yung okay, may meaning din yung arts. Tama, may hidden meaning din yung arts. Yung arts lang ba, nakafocus lang ba sa mga painting or drawing? Hindi po. Hindi po. Sige. Ano kaya ang tawag dito? Ano pa kaya ang iba't ibang art? Iba't ibang form ng art? Sa nature wala. Po. Okay, Phil, can you explain yung sa nature? Sige, explain mo sa akin yung sa nature, Phil. Yung kapag halimbawa po nagandahan po sila, yung doon po nila kukunin yung parang magke-create po sila ng ng ale. Wala sa isip ko sa nito. Yung sa nature po, parang halimbawa po nagandahan po sila doon, parang iguguhit po nila yun. Tapos So, ang ibig sabihin ng Phil is nagkakaroon ng inspiration yung tao through nature. Then, in-express niya yung inspiration na yon through art din na ginagawa niya. So, parang ganyan gusto niya sabihin ni Phil. So, ano pa kaya bukod doon? Kasi nakafocus. Yes? Gutierrez? Sculpture. Sculpture, sir. Okay, sculpture. Okay. Pwede rin. So, kay Benitez is parang appreciation po ng, nailangan ko nabasa, appreciation po ng isang kagandahan sa bagay. Okay, tama? Kasi di ba, may iba't ibang form naman ng art eh. It's either music, pwede natin gamitin ang music as a form of art na kung saan pwede natin express yung ganda ng, halimbawa, nang ina-express mo kung anong meaning ng kanta. Tula. Ano pa ba? Sayaw. So marami tayong form of art na pwedeng gawin. So yun yung sa my aesthetics. So next slide tayo. 15. So 13 lang ba kayo? Ba't 43 kayo naka-enroll sa akin sa sa yung SD? 15 lang. 13 pa lang kayo sa akin nandito sa klase. Ano nangyari sa iba? Wala nang load, sir. Nawala nang load. Okay, wala nang load. Next. Ayan, so recitation tayo. So sa recitation natin is pabilisan mag-type to. Sa pagka-type dito, paano di makapasok? Nakaano naman tayo? May mga excuses sila, sir. Yung iba may lagnat, yung iba may sakit. Yung iba aalis daw po. Okay. Madali lang naman yan. Kung sino yun nandito, yun yung may grade, di ba? Yun lang naman yun. Lakas ng ulan. O sa bagay, yung lakas ng ulan. Sir, brown out po. Brown out, okay.
Marami ka din talaga. Since sumula ng malakas, expected na yan na may ibang mababrown out talaga. Dapat nag-charge na yung iba kagad. Huwag magpakampante. Di porket maayos ang panahon, hindi ka na mag ano. Okay, recitation. Paunahan mag-type ng ako po para makapag-recite. Recitation. So, can you give me a situation in which we can use or apply the branches of philosophy? Sige. Can you give me a situation in which we can use or apply the branches of philosophy? Pagkakataon po sa iba na naka-off cam na, off mic na, naka-off cam pa. Ano nangyari? Naku, wala nagre-recite. Tayo dyan. Can you give me a situation in which we can use or apply? So parang ito lang din yung kanina, pero ibang situation naman na. Nagbibigay kayo, halimbawa, metaphysics, tapos anong situation kaya? Parang ganun. Ethics, the situation. Branches. I-type nyo, ako po, then pwede kayo mag-open mic para makasagot. Sige, Gutierrez. Okay, Gutierrez. Open mic, ethics. Ethics, sir. Offering a client a worse product for your own outfit. Antalizing inside knowledge ano? For your own outfit. For your own? Outfit. Ano outfit? Profit yung na-type ko dito eh. Ay, profit ano? Pala, sir. Sorry. Sorry, sir. Ano sorry. Tulad ako dun eh. Offering a client a worse product for your own profit. Ah, okay. So, meaning dito is parang nag-online selling or bumili sa'yo, tapos yung product na binigay mo is may damage. Tapos, kumita ka na, wala naman siyang naging doon kasi pangit yung binigay mong product. Pwede mo tagalogin yung explanation? Tagalog yung explanation, dito sa? Ako, sir. Sige. Dichosa. Sige. Sir, niisip ko ba, sir, eh? Ah, yun lang. Kala ko may sagot na. Thank you, Gutierrez. Metaphysics po pwede, sir. Walang problema. Metaphysics, well. Sige. Branch philosophy dealing with nature of existence po. Okay. Yun lang. Okay, thank you, Phil. Sige. Yung ano naman, yung situation na kung saan sarili nyo or naranasan nyo talaga para at least makarelate kayo or makarelate kami. For sariling experience, mas mabuti. Para medyo may sense or may dating naman yung sinasabi ninyo kasi naramdaman nyo or na-experience nyo. Okay, anyone? Paano yung iba? How about others dito? Dichosa, Benitez, Fiel, Cheres, ilan lang yung sumasagot dito? Ano nangyari sa iba? Para tayong nakalapida dito, oh. Mga mukha natin. Tapos tahimik. Ano kaya yan? Nangyari dyan? Mukha tayong nakalamay. Huwag naman sana. Katok-katok din. Sige. Ano yan? Galaw-galaw din. Participate-participate din tayo. Yes, Benitez. Okay na ba yung mic ng ano mo? Or pwede ka na mag-mic? Di pa. Obey the company's rules and regulation. Saan siya magpo-fall? Saan siya magpo-fall? Ay, sa ethics. Okay.
Ethics, obey the company. Okay, very good. Obey the company's rules and regulations. Okay, thank you, Benitez. So, wala na? Wala na. Okay, ito. Next. Wala na. Ano, Dichosa, wala? Pahisip eh. Pahisip, okay lang yan. Bawi nilang sa susunod. Dito, bawi ka dito. Yan, what do I know? So, pabilisan mag-type to na ako po, tapos saka kayo sasagot, ha? Mag-type kayo ng ako po, ha? Ako po. Okay, what do I know? So, where and when did philosophy originated? Where and when did philosophy originated? Where and when did philosophy originated? So, baka i-type nyo kagad yung sagot, ha? Huwag nyo kong i-type yung sagot. I-type nyo muna yung ako po. Then sa ako i-recognize kung kayong una para makasagot kayo. Where and when did philosophy originated? Yes, Dichosa. Nice. Salita na. Sa Greek. Sir, sa Greek. Greece. Greece. Greece yun. Greece. Greece. Kailan? Ano? 6. Nakalimutan ko. 6? Tama? 6. Parang kulang. Century. Yun, 6th century. Tama? Kulang pa. Ayun lang, sir. Natandaan ko eh. Kulang. O, sayang. So, pwede na yun. Greece, 6th century. 6th century. Ayan. Pakita mo na yung kulang mo. Okay na, sir. Ancient. BCE. Okay, 6th century BCE. So, nag-originate ang philosophy sa ancient Greece noong 6th century BCE. Next. Bawe. Yan. He is a Greek mathematician who first coined the word philosophy. Ito, Aklan? Ay, tama ba? Aklan? Yes po, sir. Oh, yes. Pythagoras po, sir. Sino? Pythagoras po. Okay, very good. So, Pythagoras. So, siya yung first, o yung mathematician, Greek mathematician, who first coined the word philosophy. Next. Yan. The word philosophy is derived from philosophia, which is a combination of the two Greek terms. Ano yun? Yes, Benitez. Sige, pwede mong i-type since may problema yung microphone mo ata. Okay, love and wisdom. So ano yun? Ano yung Greek term? Ano yung dalawang Greek term? Yan yung meaning yung dalawang Greek term eh. Okay, very good. So, tama yung sagot ni Benitez. Nag-originate yung yung two terms or Greek terms na yun is the philos and sophia, in which the meaning of philos is love while the meaning of sophia is wisdom. Hindi po, sir. Hindi. Philos siya, sir. Hindi. Sophos? Eh, hindi. Inano natin dito eh. Tag dito? Dinisect or inano natin yung word, hinati natin yung philos tsaka sophia. Base yan sa definition dun sa book or sa main module kung saan siya nanggaling. Pwede rin sophos, pero dito naman kasi is sophia yung ano natin. Parang yun yung Greek terms na provided ng etymological definition. So pwede rin yung sophos kung sakasakali. So dito mas okay since, di ba, pangit naman kung philosophos yun, di ba? So mas okay yung philosophia. Next. Yan. Study of action. Study of action. Aklan.
Ethics po, sir. Yung so, ethics tandaan. Po yun, sir. Ayan, ethics. Very good. So, ethics yun. Next. Study of existence. Ayan, si ano, Benitez. Ulit. Benitez? Okay, very good. So, study of existence is metaphysics. So, yan yung focus ng metaphysics, study of existence. Ayan. So, if there's any questions, you can comment down. Kung sa video to, kasi naka-video din to eh. Para sa iba na hindi kasali dito or yung hindi nakaabot sa klase natin, pwede sila mag-comment sa question or yung sa link na ito isend ko. And we will try to answer that in our next online class. Na yung online meeting natin. So please check our Edmodo class because I will post some activity related to this video. So yung activity is pwedeng after netong video or online class natin or pwede naman bukas kasabay nung video nyo to na i-upload or pwedeng new video saka yung attachment na file kung saan nandun yung gagawin ninyo. Then next, ayan. Ito sa isa sa mga problema na kailangan basahin nyo muna tapos sundin ng mabuti yung instruction na nakalagay. Saka kayo mag-ask ng question sa teacher ninyo kapag talagang naguguluhan na kayo dun sa instruction. Intindihin mabuti yung instruction na nakalagay. Hindi yung hindi nyo na binasa, bigla na lang kayo mag-chat sa teacher ninyo. Na hindi naman pala binasa yung instruction. So, wala din. Madalas, yung naka-attach ng file, minsan may instruction din nakalagay doon. Okay? So, yun lang. Thank you, Yums 12D. Pasabi sa iba nyong classmate. Yes, question. May question ba? Sir, may record yung ano, recitation? Wait lang. Medyo magulo pa nga. Magulo pa nga. Kailan naman ka activity? Ayun. Nandito yung pangalan nyo. Sir. Thank you, sir. Yes, dichosa. Kailan ka maglalagay ng activity? Pwedeng mamaya or bukas. Since, di ba, bukas is asynchronous lang tayo or pre-recorded video lang. Tama ba? Sir, sabay mo na lang. Sige. Baka matambakan din kasi kayo ng gawain. Sunod-sunod yun. Question? Wala naman po, sir. Wala naman. Okay. So yun lang, pasabi sa ibang classmate ninyo na wala. Or i-ano nyo to, sabihin nyo sa kanila yung diniscuss natin kung anong nilalaman. Pero i-upload ko naman to eh, wala naman problema. Sila yung magkakaroon ng problema dahil hindi sila nakahabol. Dapat alam nila na may klase tayo na ganitong oras yung sa iba na walang problema. So yun lang yung 12D. So thank you very much. See you next meeting. Abangan yung Edmodo class. Ha? Bantayan. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye po. Salamat, sir. Thank you, sir. Yes, bye. Ano yun? Pwede na mag-out? Yes, yeah, sige. Pwede na mag-out. Thank you, sir. Thank you. Sige. Thank you din. Sige. Thank you. Lahat naman na-discuss. So, ang bilang ng estudyante kanina, 21, 24, ata,
Yung iba may problema sa internet, wala daw kuryente. Umalis, nagkasakit, nagkalagnat. Yung sabi ng isa. Yung dahilan ng isa, kasakit daw, nagkalagnat. So, sakto may 10 minutes pa yan para makapag-prepare sila kasi may iba tulad ng sinabi. Tayo. Download na natin yung video post sa YouTube.